tell us in the comment. Don't forget to hit the like button and yung kwento ng kantang to na sulat ito way back on 2015. Yun, actually nasulat ko lang siya kasi meron akong gustong tao nung dati. Tapos hindi ko alam kung hindi kasi ako naniniwala sa ano, sa love at first sight. Kaya naisip ko gusto ko ba siya or parang ano ba, parang infatuation or parang ganun dahil maganda siya or something like that. So yun, nasulat ko po yung ganda. Parang ganun. Paano kayo nag-start tong ISOtones? Nag-start po kami 2014 as a Kuan project band. Galing kami sa ibang banda. Actually ako yun, ako yung nakaisip ng name ng band. From the word ISO, nung nandun ako sa Laguna back then, after ng Yolanda. Kasi parang ano, after ng Yolanda, napunta kami sa Laguna. Mga hindi magkatagal. Pero na ako nakita doon na word na ISO. So yun, naalala ko lang, nagbubuo kami ng banda. Bakit hindi na lang ISO Tones? Dinugtong na lang yung tones since music na matawag tayo. Sino ba si ISO Tones sa tingin nyo para sa mga viewers at fans nyo? Thank you for that. Yun. Ako po yung isa sa mo. Na manonood sa ISOtones. So, unang tingin ko po, wow, ang guwapo nila. okay. Okay. Joke lang na. Ano po? Unang tingin ko sa kanila, kung ako yung nanonood sa ISOtones, parang ano, simpleng banda lang na tugtog, nangarap din, kapulang, ano, parang ganun lang po. Mga simple lang naman yung mga babae naman. So far. Okay. Genre. Saan mo i-classify yung music ng ISOtones? Saan mo siya ilalagay na genre? Parang pa sa pop rock pa. Heavy metal. Alternative. Para sa akin, sir, pop rock. Pop rock. Tama. Yung pinapanood ko kanina yung video, mukhang experience na kayo eh. The way kung paano nyo dalhin yung crowd. Kapakanta nyo sila, yung choice of music, yung the way kung paano niya dalhin yung crowd. Kaya so, ano na siya eh. Professional na yung ano niya eh. Yung dating, parang ganyan. Tama niya. Repeat na memorable namin so far. Yung last year sa Buyo. Sa Buyo po. Tacloban to. Tacloban pa rin. Kami sa akin. Sa Leyte naman. Sa Leyte po. Part ng review. Okay. Yun po. So far, yun pinaka-memorable namin as tao sumasabay sa ano, sa tugtog namin. Yun, parang na-overwhelm lang kami sa na, parang sa ganong crowd. Ganong sarami crowd. Ang dami-dami na. Yung word na hasta is parang ano, sa waray is forever. Parang ganun. Hasta. Okay. Actually, naisip ko lang yung kantang yun. Nasulat ko kasi yung kanta, dinedicate yung kanta sa isang person. So, ginamit na rin namin para ano, para buwi na rin yung kanta. In your opinion, ano yung kanta? Ano pag tingin mo pinakamaganda na nagawa ng ISOtones? yung Ayos, sir. Ayos namin na kanta. Ayos. Okay, pamaya. Replay natin yan. Okay, what makes yung kanta na yun ayos na maganda? Bakit siya naging maganda? Tingin mo. Kasi sir, sa group. Tapos medyo funky siya. Okay. Herald, anong bang
goal ng banda nyo for 2021? Goal ng banda namin, yun nga, mag-una namin yung album at saka yung matuloy na kami sa dyan sa Maynila. Kung okay na yung ano, kung okay na yung ano ba, wala nang pandemic pa, gano'n, wala nang pandemic. Doon namin na ano nga yung travel lang ng March. Sana matuloy na next year yun. Mga advice ko lang po, magpipusin mo yung lahat ng talagang project. Kasi mahirap ito yung kung isa lang yung alam mong genre. Para may basic start kung gumagawa ka ng ganda, ganun. Saka, alam mo mag-adjust ay mag-ibang ano. Genre mo ngayon, kasi magkaroon ka ng banda. So, ibig sabihin, mas maganda kung lalawa ka nila yung para genre or iba't ibang music na pinapakinggan. Kumbaga, bawa, hindi puro K-pop or hindi puro metal. Okay. Marami nga daw. Sige. How about si, ano, si, ano, one biggest. Anong may advice? Sir, go lang ng go! Practice lang. Practice. Okay. Gerald, ikaw, meron ko may advice sa mga ano natin. Younger musician. Wala pa lang. Sa mga advice ko, yung sabi niya, ano, yung center na, mas lawakan pa yung ano nila, knowledge sa about sa music. Hindi lang stick sa isang genre, kundi makikinig din sa ibang genre. Like for example, parang kung paano if merong kukuha sa kanila ng ibang banda, tapos yung inaaral lang yung genre, dito lang, tapos genre, iba rin yung genre sa. So para, parang ano, parang makukunti, mahihirapan siya mag-adjust. So yun, practice lang tsaka makinig ng iba-ibang genre. Stay tuned for the next episode. Only here on Z81 Radio, Manila.